Kausapin na po natin. Magandang araw po si Governor Manuel Mamba ng Cagayan. Magandang araw po, sir. Ay, magandang araw din po at magandang araw din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo diyan sa Balotbay. Yes, good evening, Gov. Gov, simulan ko na po yung tanong. Balita ko po, talagang medyo mainit ang issue dyan pagdating mo dyan sa mga Chinese na estudante dun sa inyong lugar. At dahil nga dyan, parang gusto ho atang ipa-imbestiga sa Kamara at saka sa Senado. Ano ba ang kwento ng mga Chinese na estudyante dyan sa inyong lugar? Well, ito po ay isang programa ng CHED. No? Mm-hmm. At ito nga yung internationalization program ng mga higher education institution. Mm-hmm. At ang nauna po dito sa amin, yung St. Louis University, a very prestigious university dito daw sa amin yan, no? Kasi apat po yung universities namin sa Tuguegrau City. Mm-hmm. Yung ito nga, yung St. Paul University, St. Louis University, and yung University of Cagayan Valley, and of course, yung state university natin, yung Cagayan State University. Mm-hmm. So, ito po ay inupisahan ng CHED as their program, and to mga HEIs na to, no, especially yung St. Paul ay sumama kaagad din po dito. And so, may mga Chinese, Americans, Indonesians, no, even Japanese, no, na nag-enroll po dito sa amin. Mostly, postgraduate po itong mga to, no, masteral and doctorate degrees po, no. At ito ka, no, 486 po yung, there was an, after kasi COVID po, kaya po nagkaroon naman ganito. Before, meron kami mga Indians dito, South Koreans, no, na nag-enroll din dito. No, yung mga Indians namin dito, they were enrolling sa medical schools, no, especially dalawang medical school po namin dito. And then after the COVID po, ito naman yung dumami po. Kaya nga po, it is no surprise sa akin na dumami ito mga ito dahil it was a program, and this is not only true sa Cagayan, but even the entire country. And 486 of that nasa Cagayan. So yun po yung sinabi sa amin yung research, kaya lang yung mga figures nila na 4,600 is not true. No, at saka yung sinasabi naman nila, and that hurt us so much po, yung sinasabi nilang nagbabayad lang ng 2 million, hindi na papasok. E wala hong mga diploma mill dito sa amin kasi very competitive po itong mga universities dito sa amin. And we are producing mga top-notchers po, in especially in engineering, accountancy, paramedical na mga kwan po dito. Even criminology, maganda po talaga ang record namin. Even our passing rate sa mga universities namin dito, including that of our medical colleges ngayon dito. Kaya sa amin po, excited po kami dahil wala naman kami international airport, wala kami mga foreign tourists dito. But now we have foreign students. Kaya we are very welcoming po dito ng pagdagsa naman nila dito. And we have never been surprised. Isa pa, wala naman kami mga complaints na nakukuha, no? In fact, yung ating mga kapulisan dito, I even asked them a certification kung meron mga complaints na recorded or blatter na recorded mga kapulisan natin dito against these foreign student nationals, no? Foreign nationals sa mga students natin. Wala ho ni isa. So, and ako po rin po ang dati akong ARPOC, no, Regional Peace and Order Council Chairman during the time of President Duterte for 3 years, and then ngayon po ay PTOC naman ako dito. And there was never a discussion on the problems, especially peace and order problem, criminality problem, or even espionage problem sa mga dayuhan naman po ng mga ganito. So it was never taken po sa aming mga quarterly na meetings ko with our intelligence community and yung mga involved po sa
sa Kwan, sa Peace and Order, kasi nandito po ang regional office ng ating NICA. Dito rin po yung regional office dito sa Tugigraw mismo po, no? Uh-huh. Ang ating NBI, regional office din po ng ating IDEA, uh-huh, regional office ng ating PNP, of course, provincial office po ng PNP and the city office of PNP sa Tugigraw, no? And meron po tayong mga army din ho dito dahil talagang nilabanan po natin ang insurgency dito. Halos wala na ho dito. Tatlong batalyon po yung army namin dito and a brigade. Tapos meron din po kami isa't kalahating batalyon ng Marines and yung brigade ng Marines po, no? So sila po yung regular na kabit namin on our Peace and Order Council. And there was never a plan, no? An agenda na sigapit nila. Pero Gob, problems po namin sa mga dayuhan. Wala naman po. Pero Gob, ang laging ano dyan, binibintang mga spy daw, itong mga Chinese. Sa tingin nyo, kanino ho nang gagaling itong mga ganitong balita at para atang pinalaki masyado? Ngayon lang ho, nagtataka kami kung bakit ganun. Ako, as far, ako personally, wala ako ganung balita. Kaya nga, ang hirap na ako yung magsasabing wala kung hindi ito mga intelligence community natin ang involved sa mga ganitong mga problema. And kasi kung meron hong threat na ganyan, nakita namin, siguro noon pa, it was part of the agenda na namin sa aming mga plans, sa aming mga regular na quarterly meeting sa TPOC at even sa Regional Peace and Order Council noon. Yan, Gob. Wala naman po ganyan. Yes, Gob. Boss Dada po, magandang gabi. By the way, kami po ay talagang humahanga sa katapangan nyo dahil kayo yung kauna-unahan talaga ng mga local government na tumaliwas sa mga gusto nilang mangyari, ano, patungkol dyan sa EDCA. Usapang EDCA, sinasabi nila na kaya siguro ito si Governor Manuel Mamba ay against sa EDCA dahil siya ay pro-China. At ito na nga, naglalabasan na nga itong balita na 4,000 mga Chinese students daw yung nandiyan dyan sa inyong probinsya. At ayan na nga, lumalabas din yung mga balita na mukhang pinapayagan yung magpunta ang mga ito rito ng kahit na hindi naman sila nag-aaral, nag-iispiya lang daw. Ang gatekeeper naman po natin sa mga dayuhan ay ang immigration. Una-una po, hindi po ako pro-China. Mm-hmm. Ako ay pro-Cagayan. It's best for my province. Doon po ako. Hindi po ako antay kahit kanino. Mm-hmm. No? Kasi sa akin po, when I made a stand on that, no? Kasi mula noon ako yung nag-governor po, no? Wala akong kakontak-kontak dyan sa China o kahit anong mga dayuhan. Pero nakikita ko kasi the future is up north. Mm-hmm. North of Cagayan. Dahil ito po yung economic boom ng mundo eh. Mm-hmm. Nandito po ang second biggest economy in the world now, China. Nandito rin po ang third biggest economy of the world now, Japan. Palagi namang nandun yan. And of course, yung mga South Korea. At makikita naman po namin na mga pangangailangan din po naman nila, especially on food, agricultural po kami, aquaculture po ang amin, livestock po ang amin. And ang traditional market po namin is Manila. Rice and corn lang po napapaabot namin sa Manila dahil wala ho naman kami mga karne o mga prutas o ano man na napapadala sa Manila or even gulay or even our livestock po, including that of our fishery. And nakikita po namin ang China and with 1.4 billion pesos ay 1.4 billion na tao at the same time, no, yung biggest middle class na na-create in the last 20-30 years po. And they have so much money. Kaya nga po yun yung nakikita namin. And if we could make a dent dyan sa quad, kaya nga po from the very start said ko, let's look up northward. Let us move northward. And we are preparing.
Kaya nga po, ang una namin is to dredge the river, to open the port, at maibsan din ang aming flooding dito, and of course, an international airport. Ito po yung pangarap namin, ito po yung ginagawa namin. Yung interconnectivity po at mga roads namin, kinumpuni ko po lahat ito. More than 300 kilometers na po ang napasimento po since I became mayor. Pinagandahan namin ang aming tourism spots din. No, and of course, pinalakas po rin namin yung mga tao namin dito. Sinol po namin ang insurgency problem dito kasi ang daming mga problema namin ng NPA dito. Wala na ho ngayon. Kaya nandito yung mga army, nandito rin yung mga marines. And I'm so glad na nangyari lahat ito in the span of a very short period na pag-stay ko rin dito. Kaya ito po, I feel na time na ng Cagayan to open up to the world. No, para no, na-prepare po natin kahit papano. Maputol po kita saglit ha, kasi may maraming nagsasabi po, no? Eh, napaka-importante nitong tanong na to. Baka may connection yung pagdami ng Chinese students sa pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas? Well, sa akin po kasi, I was part of the Aquino administration noon. Mm-hmm. No? Yung nangyari kayo may EDCA sites at itong maritime dispute natin with China, it was during the Aquino administration. At diniscuss po namin yan very lengthily, no, sa mga cabinet. And even, no, we made decisions out of that. No, kung matandaan nyo noon, no, there was an offer from China noon na magkaroon ng bilateral talks and joint exploration, mga ganun po. So, na-design po ng cabinet noon, especially our president, na hindi bilateral ang gusto, multilateral. So, ma-involve yung iba. But China did not accept that. So, there was no meeting of the minds noon. Ano yung nangyari doon? That is why China never acceded to that kind. Gusto nila bilateral lang. Tayo lang nag-uusap sa dispute natin with them. Ganun po yung nangyari dito. Mm-hmm. And then, pupunta tayo sa arbitral court na hindi naman nakapag-participate at China at nag-linger on po ito. Kaya nga po, nung pumunta yung ating presidente, no, at pakipag-meet kay President Xi Jinping noong January, I was so happy po. Dahil sabi nila, there should be continuous dialogue on the maritime dispute. Ang feeling ko po dyan, pabagsak at papunta na rin po ito sa bilateral talks mm-hmm. ng dalawang bansa. Mm-hmm. And this, I think, hindi natin dapat i-drop ito as an option mm-hmm. sa mga nangyayari ngayon. Yung EDCA naman po, yung aking decision on EDCA, personal decision ko po yun. Mm-hmm. No, nasabi ko, pag nagkaroon tayo ng EDCA site kasi hindi naman ako na-consult sa paglagay dyan. But mm-hmm. I made a stand po na it could be and it might be an invitation na no, a magnet dun sa mga kalaban ng Amerika kung meron sila mga EDCA sites dito. Just like what happened in World War II. Mm-hmm. Diba? Ang in-attack nila yung Pearl Harbor, and hours after that, inatak na nila yung Manila. Bakit? Nandito kasi yung mga Americans. Apo. Kaya nga, pinag-alit na rin natin yung mga yan. Kaya nga po, ito yung... Ang tanong, Gob, eh, kasi ito sa mga nangyayari na to, eh, kayo daw po ay ipapatawag at magkakaroon ng hearing sa Senado at sa Kamara. Kayo ho ba'y haharap kung sakali kayo ho ipatawag sa ating mga ng mga mababatas? Eh, palagi naman ho akong pinapatawag dyan. Mm-hmm. Isang taon na yung investigasyon sa akin dyan, sa Kamara. Ikaw eh, mukhang Gov, talagang gustong-gusto ka nilang ano eh. Gustong-gusto ka nilang pinapatawag sa Kamara. Actually, last year, pinatawag ka ulit nung nakaraan. Nagkaroon pa ng contempt order sa'yo. At, dinitave din po yung aking provincial information officer for 1 month. Ganun din yung aking provincial administrator for 1 week. No, but sa amin po, we just stand by what we believe in. Pero alam naman natin, Gob,
Alam naman natin, Gov, na yung inyong, siyempre, nasa matataas na posisyon sila, kayo nandiyan dyan sa local government. Eh, hindi po ba nila sinasakal yung inyong mga proyekto, inyong mga pondo? Wala naman po bang ganyang ano? Well, sa akin po kasi, I depend mainly on our internal revenue allotment, yung national tax allocation namin. Yun lang po, okay lang sa akin yan. Kung makakuha at makabigay yung mga iba, good for us. Otherwise, contento na po ako dun. No, kung nakikipag-partner sila sa akin at nakikita ko na meron naman silang counterpart, thank you rin po. But really, sa akin po kasi, naging congressman dito ako ng 12 years eh. Apa. No? Eh, sa akin, kung walang ibigay na iba, ayos lang sa akin. Gob, sabi po ng... Sa akin, no, hindi ko po pakikialaman at hindi po mawawala yung mga pondong ito. No? Gob, sabi po ng Chinese, yes, Chinese Embassy na ito daw ay para lang magkaroon ng hatred sa kanilang mga kababayan o hatred dito sa mga Chinese. Do you think itong propaganda na ito ay ganun ang resulta nitong ginagawa ng mga ibang tao? Ito po kinatatakutan ko. Dahil dito po mismo sa aming mga probinsya, ito po yung pasukan ng mga Chinese since time immemorial, since the 14th century, nandito na sila. At mga relatives din ito ng mga mainlanders din po. No, ang mga businessman namin dito mostly mga Chinese din po. Some of our politicians, no, ang dami na sa ating mga politicians are Chinese Filipino din po, no. And sabi ko, if ito mga estudyante ito gawin natin spies, sino yung next na imbestigahan? Yung mga Pilipino rin na Chinese noon, na anak na ng mga Pilipino, ganun-ganun. Eh, it will be divide and rule po yan eh. It will create animosity, it will create a division among our people. Yun po, kinatatakutan kong mangyari. Pero Gov, curious... Dahil punta ko kayo dito, ang dami, medya... Dati-rati po, nung bata ako, may tatlong Chinese school sa Cagayan eh. Meron dito sa town ko sa Tuao, meron sa Tugigraw, meron sa Apari. Ngayon, meron pa rin sa Tugigraw, meron pa rin sa Apari Chinese school. Because, dyan ho galing ang mga napakaraming residents na ngayon dito. Parang mga Ilocano rin doon, nung magpuntahan from Ilocos to Cagayan. Yan din po, no? Kaya sana po makita natin ito. Gob, ano pong... We are not just neighbors, but we are even relatives. Gob, ano pong mensahe niyo sa mga... Opo. Ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga medyo nababahala daw dahil sa pagdami ng mga Chinese dyan? Ano ang mensahe, huling mensahe niyo po sa kanila at sa mga sumusuporta rin po si inyo sa... Diyan ho sa inyong lugar, well, anong mensahe niyo po? Unang-una po, naniniwala po kami sa sinabi ng ating presidente na we are friends to all and foe to none. Lahat po kaibigan namin. Pangalawa po, no, hanggang magunaw po ang mundo, kalapit bansa po natin ang China. It's no denying. No, and we have to have good relations with our neighbors. Okay po. Yung mag-asawa po, nag-aaway pa. Ano pa kaya ang magkapit bahay or magkalapit bansa? But we do not go to war because of that. We talk about it. Kaya nga po sabi ko, let us never drop yung kinaparso natin noon na continuous dialogue on maritime dispute because this will save us from dangers in the future. So, pangalawa po, sana huwag tayo makialam sa away ng mga malalaki. Ang liit po natin, lalo sa kaamin sa Cagayan. Karamihan po sa amin dito, mahihirap po kami dito. No, ang pinakakapital na namin, yung nagpapaaral, sa totoo lang po, we would spend everything sa pockets namin just to make our children go to school. Kaya nga po, iba ho yung napoproduce naman namin dito, but
up to now, we have brain drain. Nag-aalisan po lahat ng mga graduates namin. When will this stop? Kung ganito lang ganito po. Kaya nga po, kami nakikiusap. Sana makita niyo yung sitwasyon namin sa Cagayan. Na ayaw po namin makipagpag-away kahit kanino. Gusto po namin. Sobra na po yung away namin dito. They keep on dividing us. Every now and then, no? Pinag-aaway-away na kami. Ayaw po namin yun kasi wala akong napuntahan dahil sa ganyan. Kaya nga po, sana makita nila. You know, 37 years na po ako dito. Opa. Yung problema ko nung first time ako mag-mayor, problema pa rin. Ano lang namin nasosolve unti-unti. Yes, sir. Kailan po kami ipusad naman, di ba? Kaya opa, ito po yung makausap ko lang. Apo. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Gob Mamba, thank you very much po. Thank you so much. God bless po sa inyo. Salamat po.